Sa teritoryo ni Naga, ang Tainted Cat Brothers naman ang ipinatawag at inutusan nito upang salakayin ang grupo na kasalukuyang nagpapatuloy sa paglalakbay at dumadaing na ng gutom. Sinabi ni Holly na kakain na sila pag nakalabas na sila sa kagubatang iyon. Ngunit biglang may naramdaman si Ryger at doon nagsimulang umatake ang Cat Brothers. Napansin nilang alagad ni Mo ang dalawa pero para kay Jenki ay masyadong mabigat umano ang katawan ng mga iyon para makipaglaban kaya pinakitaan sila ng dalawa kung gaano ang mga ito kabilis kumilos. Hindi nila magawang labanan ang dalawa dahil sa liksi ng mga ito kaya sinabi ni Ryger na mabuti pa ay umatras muna sila. Itinakas ni Golem ang apat habang tumakbo naman ang kanila sina Jenki at Moki sa ibang direksyon kaya pareho ang mga itong sinundan ng Cat Brothers. Sa pagtawid ni na Jenki sa nakatumbang puno ay pinutol iyon ng Tainted Cat dahilan para mahulog ang dalawa. Dahil sa sobrang lalim ay inisip ng Tainted Cat na patay na ang mga iyon pero dahil sa pagligtas ng Achero sa dalawa ay buhay pa ang mga ito. Makakahuli na sana ng malaking isda si Achero pero dahil sa pagsigaw ng dalawa ng kanilang pasasalamat ay nagulat ito kaya nakatakas ang isda. Nagpaalam na ang dalawa para hanapin sina Holly pero sinabi ni Achero na malabong manalo ang grupo laban sa Tainted Cat. Dahil sa sinabi ng Achero ay sinundan ito ng dalawa upang magtanong at malaman kung anong kahinaan ng Tainted Cat Brothers. Alam man nito ang kahinaan ng Cat Brothers ay hindi pa rin ito iyon sinabi sa dalawa dahil sa sitwasyon umano ng mga ito ay hindi nila kakayanin ang mga iyon. Gayunpaman, nakiusap pa rin ang dalawa na bigyan man lang sila ng claw dahil kailangan nilang iligtas ang mga kaibigan nila. Ngunit, hindi pinansin ni Achero ang dalawa at nagpatuloy na sa pag-alis kaya sinundan ulit ito ng dalawa hanggang sa mapagod at mawala na iyon sa paningin nila. Biglang binato ni Achero si Jenki pero hindi iyon naiwasan nito kaya sinabi ni Achero na iyon ang dapat sanayan ng mga ito. Habang pinagtatagwa ng lima ang Cat Brothers ay sumailalim naman sina Jenki at Moki sa isang pagsasanay para magawa ng mga itong harapin ang mga kalaban. Umaasa si Holly na matutulungan sila ng dalawa na kasalukuyang puspusan ang pagsasanay para sa kanila hanggang sa abutin na ang mga ito ng paglubog ng araw. Pinati ni Achero si Jenki at sinabing nakikita niya sa mga mata nito ang simbuyo ng damdamin at naglalayong diretso sa kanilang layunin tulad ng sa mga Cat Brothers noon. Doon ikinwento ni Achero na dati niyang disipulo ang Cat Brothers pero umayaw ang mga ito dahil sa estilo ng pagsasanay niya sa mga ito at inakala na hindi sila lalakas sa pamamagitan yon. Pinayuhan ni Achero si Jenki na huwag matulad sa mga iyon, huwag susuko at magpatuloy lang upang sa huli ay makamit nila ang tagumpay. Pagsapit ng gabi ay sinubukan muli ng lima na tumakas pero nakita na sila ng Cat Brothers. Nang akmang aatake ang mga ito ay dumating na doon sina Jenki na nakahanda ng lumaban sa dalawa. Gamit ang mga natutunan kay Achero ay lakas loob nilang hinarap ang Cat Brothers bagay na nagpakaba sa lima dahil hindi ng mga ito alam ang tungkol sa pagsasanay ni na Jenki at Moki. Inakala nilang bumaon kay Jenki ang matutulis na kuko ng Cat Brothers pero may suot pala itong makapal na tabla dahilan para maputol ang kuko ng dalawa. Doon nagsimulang tumulong sa pakikipaglaban sina Ryger at Golem hanggang sa mapabagsak na nila ang magkapatid na pusa. Dahil sa pagkatalo ay tatapusin na sana ng Cat Brothers ang isa't isa bagay na ikinagulat ni na Jenki pero napigilan ni Achero ang mga iyon. Agad na humingi ng tawad ang dalawa dahil sa kanilang pagkakamali at muling bumalik sa pagiging disipulo ni Achero. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang mga ito sa grupo na natutuwa dahil nakaligtas silang lahat. Dahil doon ay muli ng mga itong naramdaman ang idinadaing kaninang gutom kaya niyaya na ang mga ito ni Holly para maghapunan. Samantala, nang maayos ng masasamang halimaw ang mga cable ng Final Gate ay binuhat na nila iyon upang ihatid kay Mo, kaya naman agad na rin kumilos sina Pixie at Blue Mountain. Dahil sa muling pagtatagumpay ng grupo laban sa Cat Brothers ay tinawag na ni Naga ang kanyang huling alas na siyang haharap sa mga ito, ang Bajarl. Kasalukuyang nasa tuyot na disyerto ang grupo at sa sobrang init ay sinubukan ni Suezo na mag-teleport na lang pero hindi pa rin iyon gumana dahil uhaw na umano siya. Wala na silang tubig at wala ring malapit na bayan kaya halos mawala na ang mga ito ng pag-asa na makakaligtas pa sila sa matinding init. Pero sinabi ni Holly na kailangan pa rin nilang magpatuloy nang may bigla silang matano na papalapit sa kanila. Isa yung maliit na garapon at lumabas doon ang isang genie na may palatandaan ni Mo. Nagpakilala ito sa grupo bilang ang pinakapinagkakatiwalaan ni Naga pero natawa lang ang mga ito dahil maliit lang naman si Bajarl. Ngunit pinakitaan sila nito kung gaano ito kagaling sa pamamagitan ng paghigop kina Suezo at Ham gamit ang garapon. Dahil doon ay inatake ito ni Ryger pero kahit ito ay hinigop din ang garapon, hanggang sa unti-unti na rin itong tangahin sina Jenki kaya agad ng mga itong pinatakas sina Holly at Moki para sila na umano ang magpatuloy sa paghahanap sa Phoenix.
Maya-maya pa ay nahigup na rin ang garapon sina Jenki at Golem kaya balak naman ni Bajarl na isunod ang dalawa. Dahil sa pagod ay nagpahinga muna ang mga ito pero nang mapasandal si Moki sa malaking bato ay bumulusok sila pababa at doon nila nakita ang bayan na nasa mapa. Habang pinagmamasdan ang abandonadong bayan ay biglang dumating si Bajarl at hinabol ang dalawa. Sa pagtakbo ni na Holly ay nakakita sila ng gusali na maaari nilang pagtagwan pero dahil sa lakas ng pagbangga ni Bajarl sa hindi napansing poste ng gusaling iyon ay gumuho ito, habang nahulog naman sa ilalim ng sahig si na Holly at Moki. Mula doon ay nakakita sila ng pinto kaya pinasok nila iyon. Nalaman nilang opisina iyon ng alkalde dahil sa talaarawan na nakita ni Holly. Nakasaad doon na dating mapayapa at maunlad ang bayang iyon na binuo ng kanilang mga ninuno, ngunit isang araw ay inatake yun ni Bajarl at kinuha ang lahat ng naroon. Nagplano pa ang mga ito ng kontra-atake, ang pabagsakin si Bajarl kasama ang bayan para wala na itong mabiktima pa. Naglagay sila ng mga pampasabog na bomba pero hindi pa man napapasabugan si Bajarl ay hinigup na yun ang mga kababayan ng alkalde at tanging siya na lang ang natira. Isang papel na may nakaguhit ang nakita ni Moki, ngunit habang nagpapatuloy si Holly sa pagbabasa ay biglang dumating doon si Bajarl. Ihigupin na sana nito ang dalawa pero biglang nagwala si na Jenki sa loob ng garapon kaya nahirapan si Bajarl sa pagpigil sa takip niyon at doon nagkaroon ng pagkakataon si na Holly para tumakas. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay nasundan agad ni Bajarl ang mga ito kaya sinubukan na itong harapin ni Moki at pinatakbo na palayo si Holly. Agad na hinanap ni Holly ang mga nakatagong bomba na nakaguhit sa papel at isinaayos ang mga iyon habang pilit hinaharap ni Moki ang masamang halimaw. Maya-maya pa ay sinindihan na iyon ni Holly habang ginamit naman ni Ryger ang kanyang kapangyarihan para balutin ng yelo ang loob ng garapon. Dahil doon na natoon ang pansin ni Bajarl ay nagawa na itong atakihin ni Moki papunta sa isang balon ng tubig na agad na nagyelo dahil kay Ryger. Dahil hindi na magawa pang makakilos ni Bajarl ay doon na kinuha ni Moki ang garapon at saka tumakbo palayo bago pa sumabog ang mga bomba. Sa pagsabog yun ay natamba ang malaking tipak ng bato na siyang bumagsak sa kabuuan ng bayan at sa masamang halimaw na si Bajarl. Pagkatapos yun ay muli na ring nakalaya ang lima mula sa pagkakakulong sa garapon. Natalo man si Bajarl ay nalungkot pa rin si Holly dahil sa pagkasira ng bayan pero sinabi ng mga ito na siguradong matutuwa na rin naman ang mga taga doon dahil naipaghiganti na silang lahat sa kasamaan ni Bajarl. Dahil doon ay gumaan na rin ang pakiramdam ni Holly nang biglang may mapansin na naman si Suezo na papalapit sa kanila pero sina Pixie at Blue Mountain lang pala ang mga iyon. Samantala, naisaayos na ng masasamang halimaw ang final gate kaya sinubukan na agad nila iyon. Ibinalita ni Pixie sa grupo ang tungkol sa plano ni Mo at sa pagkuha nito sa final gate kaya naisip ni Ham na si Monolith ang nagsabi ng bagay na iyon kay Mo. Kapag nakabalik si Mo sa totoong katawan nito ay iyon na ang tunay na halimaw at malaking gulo kapag nangyari iyon. Tanging ang muling pagkabuhay na lang ng Phoenix ang pag-asa nila. Maya-maya pa ay may naramdaman silang kalaban kaya agad na binasag ni Pixie ang pinagtatagwa ng mga ito at doon nila nakita ang mga Roadrunner. Agad na tumakas ang mga iyon at sinabi ni Pixie na mga alagad iyon ni Naga at hindi kalayuan sa pwesto nila ang kastilyo niyon. Sinabi ni Golem na mas makakabuti kung hindi na lang sila lalaban pero hindi pumayag ang galit na si Suezo, kaya naalala ni Jenki na iyon nga pala ang umatake noon sa nayon ni na Holly. Narating mag-isa ni Suezo ang kastilyo ni Naga pero sinundan ito ng grupo dahil hindi naman ito pwedeng lumaban mag-isa. Dahil masyadong delikado ang magiging paghaharap ay sinabi ni Suezo kay Holly na magtago na lang muna pero hindi ito pumayag at sinabing mahalaga para dito ang laban kay Naga bilang paghihiganti. Nagtipo na ang mga Roadrunner para sa plano nilang pag-atake pero lingid sa kaalaman ng mga ito na naroon na sa kastilyo ang grupo. Nang lumubog ang araw ay nagplano na rin ang mga ito ng kanika nilang mga gagawin patungo sa itaas kung saan naroon si Naga. Pagkatapos yun ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at nagsimula ng kumilos hanggang sa mapasok na ng mga ito ang kastilyo, habang nagbabantay sina Golem at Blue Mountain sa pinto. Sa kanilang pagtakbo ay nadaanan nila ang grupo ng mga masasamang halimaw kaya nagpaiwan na doon sina Ryger at Ham upang harapin ang mga iyon kaya nagpatuloy na sina Jenki. Sunod nilang nakasalubong ang mga Juggernaut kaya hinarap ni Pixie ang mga iyon kaya nagpatuloy na muli sina Jenki. Narating na ng mga ito ang tuktok ng kastilyo kung nasaan si Naga habang patuloy pa ring hinaharap ng lima ang mga alagad nito. Dahil sa matinding galit ay nauna nang umatake si Suezo pero wala itong nagawa kaya doon na kumilos sina Jenki at Moki. Ngunit pinigilan ni Suezo ang mga ito dahil sa pagnanais na siya mismo ang makipaglaban upang maipaghiganti ang kapatid at mga kaibigan niyang pinaslang ni Naga. Paulit-ulit itong inatake ni Suezo gamit ang buong lakas pero maya-maya pa ay tinamaan na ito kay Naga kaya tumalsik ito na naging sanhi ng panghihina.
Dahil doon ay itinuloy na ng dalawa ang pag-atake nila hanggang sa gamitin na ni Moki ang kanyang cannon attack, ngunit wala pa rin itong nagawa kay Naga. Dahil doon ay sunod na nitong target si Holly kaya sinabi ni Jenki na tumakbo na ito pero napaatras lang si Holly palabas sa pinto kaya nakita ito ni Pixie at ni na Ryger. Dahil wala nang maatrasan ay binunot ni Holly ang patalim ng kanyang ama at doon napansin ni Naga ang suot niyang Gaia Stone. Napangisi ito at naalala ang pag-atake nila noon sa Nayon para lang sa kapirasong bato na iyon. Doon ay naalala rin ni Holly ang kanyang ama habang naalala naman ni Suezo ang kapatid niyang si Pinky at ang mga konayon nila bagay na nagpapatindi sa galit nito. Maya-maya pa ay umakma na si Naga ng pag-atake kay Holly at kasabay niyon ay ang pag-atake rin ni Suezo dito. Sunod na umatake si Moki na siyang nagtulak dito para mahulog sa bangin. Nang makita ni Holly na nakakapit pa si Naga ay hindi nito natiis at inalok na humawak sa kanyang kamay sa kabila ng kasamaang nagawa nito sa kanila. Dahil doon ay lumapit na rin sina Jenki at Moki para tumulong bagay na hindi maintindihan ni Suezo kaya sinabi ni Holly na kung hahayaan nilang mamatay iyon ay wala na rin silang pinagkaiba kay Mo. Naintindihan yun ni Suezo kaya tumulong na rin ito at doon naintindihan ni Naga kung saan ang gagaling ang lakas ng grupo pero huli na umano ang lahat dahil matagal niya nang tinahak ang madilim na landas at saka ito bumitaw. Nalungkot ang mga ito pero sinabi ni Ham na may kailangan pa silang gawin. Pinasuko na ng mga ito ang mga alagad ni Naga at sinabing ayaw na nila ng kahit na anong kaguluhan at ipinaalam na natalo na nila ang mga kasamahan ng mga ito na nasa loob ng kastilyo. Dahil doon ay umatras na ang mga Roadrunner kaya sa ngayon ay tapos na ang laban at masaya ang mga ito dahil natalo na nila ang Big Bad Four. Samantala, sa wakas ay nagtagumpay na si Mo na makabalik sa katawan niya bagay na ikinatuwa nito dahil mapaghaharian na umano niya ang mundo. Ngunit dumating ang isa nitong alagad at ibinalita ang tungkol sa pagkatalo ni Naga kaya sinabi ni Mo na uunahin niya munang talunin ang grupo at para na rin masubukan niya muli ang lakas niya ngayong nakabalik na siya sa katawan niya. Kailangan muling tumawid ng grupo sa bundok para sa susunod nilang destinasyon at sa pagkakataong ito ay malamig na ang klima. Sinabi ni Pixie na napaka-misteryoso ng Gaia Stone dahil nakapagtuturo nga ito ng lokasyon ng Disk Stone pero hindi nito natutukoy ang kinaroroonan ng totoong katawan ni Mo at kung saan nakahimlay ang Phoenix. Pero sinabi ni Holly na siguro ay may malalim na koneksyon ang Gaia Stone sa mga sinaunang tao kaya ganon. Nagpatuloy na ang mga ito pero dahil sa sobrang lamig ay nagkakasipo na sila kaya naisip nilang humanap muna ng masisilungan at doon na rin magpalipas ng gabi nang bigla nilang matano ang isang Nayon. Nagbaka sakali silang may magpapatuloy sa kanila ngunit walang sumasagot kaya sinabi ni Holly na maghanap na lang sila ng kwebang matutuluyan nila. Ang totoo ay may mga tao naman talaga sa Nayon pero takot ang mga ito na magpatuloy sa hindi nila kilala, kaya kahit nagpupumilit ang batang si Eve na patuloyin ang mga iyon ay hindi pumayag ang mga magulang nito. Kinailangan pang ipaliwanag ng lolo nito ang dahilan kung bakit hindi sila dapat magpatuloy pero nagpumilit pa rin ito kaya pinatulog na siya ng mga magulang niya. Sa kaiisip ay hindi makatulog ang bata kaya lumabas pa ito sa kanilang bahay. Samantala, gumawa naman ang grupo ng iglo na magsisilbi nilang silungan, nang biglang mapansin ng mga ito na umiilaw ang Gaia Stone kaya inisip nilang may kakaiba malapit sa kanila o may papalapit sa kanila. Malayo na ang narating ni Eve dahil sa pagsunod nito sa malalaking bakas ng paa na inisip nitong sa korona na siyang ikanwento ng lolo niya. Bigla itong nadapa at doon siya hinirongen ni Mo kaya napasigaw si Eve sa sobrang takot. Nang marinig iyon ay agad na kumilos sina Jenki, at laking gulat ng mga ito nang makitang nagbalik na sa totoong anyo si Mo. Nagulat sina Jenki nang sabihin ni Mo na naalala niya ang pagkabata ni Holly kay Eve at kung paano ito umiyak noon sa libingan ng ina nito. Nagtaka sina Suezo kung bakit alam ni Mo ang mga bagay na iyon kaya doon palang nasabi ni Holly sa mga ito na ang espiritu ni Mo ay nakipagsanib puwersa sa kanyang ama pati na rin ang tungkol sa patalim na hawak niya bagay na ikinagulat ng mga ito. Inamin ni Holly na natakot siyang aminin ang tungkol sa bagay na iyon pero talagang nararamdaman niya na si Mo ay ang kanyang ama. Maya-maya pa ay napansin ng ama ni Eve na nawawala ang bata kaya sinabi ng lalaki na ire-report niya iyon sa pinuno ng Nayon. Kinwestiyon ni na Jenki na kung ito nga ang ama ni Holly ay bakit nito inatake noon ang Nayon. Pero gaya nga ng sinabi nito, ang kanyang masamang kaluluwa ay tumataba sa sama ng loob kaya sinabi ni Pixie na ginagamit lang sila nito para makain ang sama ng loob na nagmumula sa kanila. Tinanong ni Jenki si Holly kung ayos lang ito kaya sinabi nito na huwag siyang alalahanin dahil patay na ang kanyang ama mula ng saniban ito ni Mo at ang kaharap nila ay walang iba kundi ang masamang halimaw. Biglang inihulog ni Mo ang bata kaya agad na lumipad si Pixie para saluhin ito. Dahil doon ay inatake ito ni Mo pero pinigilan iyon ni Blue Mountain at sinabi kay Pixie na lumipad na palayo.
Ipinaubaya nito kay Holly si Eve at saka nagsimulang umatake ang grupo pero wala silang nagawa sa napakalakas na halimaw. Hinanap ng mga taga-Nayon ang batang si Eve at laking gulat ng mga ito nang makita si Mo kaya napasigaw ang ama ng bata at nabaling dito ang atensyon ni Mo. Aatake na sana si Mo sa mga ito nang biglang sumigaw si Jenki, at gamit ang pinagsama-sama nilang lakas ay umatake sila dito, ngunit sinakmal lang ni Mo ang kapangyarihang iyon at tumama sa bundok na nasa likod nito. Nawasak ang bahaging iyon ng bundok kaya sumilip mula doon ang sinag ng haring araw na siyang unti-unting lumulusaw sa katawan ni Mo. Agad itong lumipad palayo habang nagtaka naman si Jenki kung anong nangyari. Sinabi ni Pixie na dahil matagal na nabalot ang katawan yun sa yelo, ang kahinaan ni Mo ay ang liwanag ng araw. Dahil doon ay natawa na lang sina Jenki habang agad namang kinuha ng lalaki ang kanyang anak at nagpasalamat sa mga ito sa pagligtas kay Eve. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay inalok na ng lalaki ang grupo na tumuloy na muna sa bahay nila pero sinabi ni Holly na kung mananatili sila doon ay baka magdulot lang sila ng kaguluhan sa Nayon. Niyaya na ni Jenki ang mga ito at saka nagpaalam sa mga taga Nayon. Maya-maya pa ay muli nang nagkamalay si Eve at agad na nagpasalamat sa paalis na grupo. Dahil hindi patuluyang nagsasanib ng husto ang kaluluwa at katawan ni Mo ay sinubukan ng mga ito na gawin iyon upang hindi na maging kahinaan ni Mo ang liwanag ng araw. Ngunit dahil hindi sila magtagumpay ay sinabi ni Mo na ipatawag ang pinuno ng silangan na si Durahan. Samantala, sa muling pagpapatuloy ng grupo ay sinabi ni Pixie na oras na para humiwalay muli sila upang magtipo ng mga makakasapi nila para labanan si Mo. Nagpasalamat ang grupo sa pagtulong ni Pixie at nangako na magkikita-kita pa silang muli. Habang naglalakad ang mga ito ay nalulungkot si Holly dahil sa nangyari sa kanyang ama hanggang sa napansin ito ni Jenki kaya nagkunwari na lang ito na medyo pagod lang siya. Dahil sa dami na nga nang nangyari at dumagdag pa ang nalaman nilang si Mo ay ang ama ni Holly. Naisip ni Holly na baka may pag-asa pang bumalik ang kanyang ama kung mabubuhay muli nila ang Phoenix bago tuluyang magsama ang kaluluwa at katawan ni Mo. Humingi naman ng pasensya si Holly dahil lumulungkot ang paligid dahil sa kanya nang biglang maalala ni Suezo na kaarawan nga pala ngayon ni Holly. Dahil doon ay palihim na nagplano ang anim upang sorpresahin si Holly nang sa gayon ay sumaya naman ito. Pinagpahinga muna nila si Holly sa ilalim ng puno habang nagtalaga naman si Ham ng kanika nilang gawain para sa pagsorpresa kay Holly at maya-maya pa ay kumilos na ang mga ito. Si Mookie ang nanghuli ng isda pero dahil sa pagkasira ng pamangwit nito ay sinisid niya na lang ang ilog at hinabol ang mga isda hanggang sa siya naman ang habuli ng higanteng isda. Sa sobrang galit ng higanteng isda ay inatake siya nito pero sa bato ito tumama kaya nahimatay na ang isda at doon ay hinila na ito ni Mookie upang gawin nilang pagkain. Nakakuha na rin si Ryger ng mga patatas habang tinulungan muna ni Golem ang nahulog na inake pabalik sa pugad nito at sa punong iyon siya nakakuha ng mga prutas na peach. Nagkasalubong naman sina Jenki at Suezo sa paghahanap ng mga ito ng prutas pero natawa na lang ang mga ito dahil magkasalungat na prutas na nakatoka sa kanila ang nahanap nila. Maya-maya pa ay inipon na nila ang mga nakuha nila kaya sinimulan na ng mga ito ang pagluluto habang naghihintay kay Ham. Habang abala ay bigla silang nakarinig ng pagsabog at kasabay niyon ang pagtalsik ni Ham pero natawa lang ito at umalis ulit. Inisip ni Ryger na may kakaibang ginagawa si Ham na siyang nakatoka sa pag-aayos ng regalo kaya naisip ni Suezo na maghanda rin sila ng panregalo nila. Sumapit na ang hapon at nakatulog na si Holly. Napanaginipan nito ang kanyang ama na nagbigay ng regalo sa kanya hanggang sa magising na si Holly at kasabay niyon ang pagtawag ng mga kaibigan niya sa kanya. Tuwang-tuwa si Holly sa sorpresa ng mga ito sa kanya at doon ay sabay-sabay silang kumain. Isa-isang ibinigay ng anim kay Holly ang kanilang mga pinaghirapan at kinantahan pa nila ito. Panghuling inihanda ni Ham ang kanyang regalo para kay Holly na siyang nagpangiti at nagpaliwanag ng gabi nila. Naiyak sa tuwa si Holly at lubos na nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan. Habang pinapanood ang fireworks ay sinabi ni Jenki na magagawa nilang iligtas ang ama ni Holly at maibabalik iyon sa dati bagay na nagpangiti dito. Samantala, dumating na sa kaharian ni Mo ang ipinatawag nitong si General Durahan.